ayaw kung paano manahin. Ito ang habit ko kapag medyo sad ako, kaya medyo naboboring ako sa life ko. Kaysa naman pumunta kung saan-saan, gastos lang yun. Ang mabuti pa, libangin nyo ang sarili nyo sa mga bagay na hindi kayo mahuhusik. At kailangan yung paglilibang nyo, may matututunan kayo. Okay guys, this video, I'll show you how to sew dress. Tuturuan ko kayo kung paano manahin. Okay? Ito ang makina. Siyempre, itong ang makina. Okay guys. Makina, ito yung part ng makina. Ito yung pinaka, yung pinababin case. Ano pa kayo yung part ng makina? Part ng makina muna. Kasi nag-aral ako ng 6 months sa Pinas nung kabataan ko pa ng pananahin. Ito yung bobbin winder, sinalagayan ng ano, ng sinulisellal. Ito naman yung bobbin case. Kakabit mo siya ng ganun, kasi itong sinulid, ano mo siya ng ganun. Kailangan may line siya dyan, may line siya na isususog mo ng ganun yung sinulid. Pag nasa loob na yung sinulid, nakikita niyo ba guys? Nasa loob na yung sinulid, ganun. Kakabit mo na siya. Kailangan make sure yung kabit nyo mayroong ano, may ano siya. Kailangan yung kabit nyo may tunog siya para make sure yun na nalak mo na. Okay? Now, ikakabit natin to. Tuturo ko rin sa inyo. Ikakabit natin yung sinuli dito sa taas. Pag ganito. Kita niyo ba guys? Isasabit niyo ng ganito at ipapasok niyo sa butas, sa hook. Lalawayan niyo ng konti. Kailangan lalawayan para pumasok sa loob. Nilalawayan talaga. Kailangan. Lalo na yung hindi pa marurunong, hindi siya papasok hanggang ganun nilalawayan. Kailangan. Yung sinulid sa ayong mo yung itutusok mong karayong sa ilalim, pag ayaw niya pumasok, kailangan mo rin lawayan. Oh my God, parang ibang term na yun. Maaano tayo nito, preparing talaga yun. Okay? Sinulid yun ha, tsaka karayong ha. Wala akong sinabi yung masama. Okay? Pag napasok niya na ng ganun, kita niyo ba guys? Okay, nakapasok na. Close up. Ah, saan ba siya? Alam mo, nakapasok na yun. Okay guys. Pasensya na kayo kasi ang mga video ko kasi, ano kasi siya, hindi ako marunong mag-edit, kaya dire-diretso na lang. Nung mga nakarang araw, hindi ako makapag-video ng mga 15 minutes, 18 minutes, 20 minutes, kasi, walang memory yung SIM card ko. Kailangan ko pa bumili ka. SIM card. Walang memory yung telepon ko. Kailangan ko pa bumili ng memory. 32 gig yung bumili ko kahapon. Okay? Tapos gaganitin nyo na guys. Kailangan makukuha nyo yung sinulid sa ilalim na inilagay nyo sa bobbin winder. Huhugutin nyo ng pagganito. Kailangan makukuha nyo yun. Makukuha nyo pataas. Okay? Okay. Ready na po. I-close nyo yung ganito. Ready na. Kikita nyo ba? Teka. Pagkita ko mabuti. Tumigil yung ama ko. Song ko. Okay guys. Umpisan ko na. Hindi ko kasi ito matapos ng isang araw. Magandang design. Ano kasi ako ng mga design ng pasarili ko. Minsan nakikita ko na lang. Ano na siya. Uso na. Kaya nakakasad lang. Kasi kagaya ko mahirap. Wala akong pera para sa mga pag ng sarili kong shop. Mga design kasi yun talaga ang talent ko, yung mag-design. Yung kasi yung pinag-aralan ko, design and dress making and design. Ito nagawa na to. So ang ito na lang, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ako manahi. Ito yung bumili ako ng 25 dirhams, magkano ba yun sa pera natin? Kulang 300. Ang natahi kong gamit, 6 na piraso.
Tatlo yung pambata, tatlo yung pang matanda. Nakatipid na ako, no? Mahal daw yung tela na nabili ko kasi ano daw yun. First class. Mura lang ang tela dito. Okay, guys. Ito na. Start! Parang ang ganda ng song ko. Favorite song ko. Yan, ganyan ako. Kapag feel ko boring, na hindi ako makatulog ng tanghali. Kasi usually kasi natutulog ako ng 4 o'clock in the morning na kasi magdamag ako, nababantay doon sa alaga ko. Tapos pagkatapos niya kumain, imamassage ko na siya. Yung katawan niya, tsaka pa, imamassage ko na. So, pagkatapos nung natutulog na ako. Ito, start ko na ha. Nakikita niyo ba guys? Pag sa mga laylayan, ang gagamitin niyo mga 16, ano bang tawag din? 16 lang. Wala, kung mapapansin niyo guys, hindi ako gumagamit ng tape measure. Kasi pag nananay ako, tinatansa-tansa ko lang. May nagpatahinga dito dati na nagpaano lang, nagpabawas lang ng yung Indonesia doon sa pinarefill niya damit niya kasi malaki. Pinasuot ko sa kanya. Tapos sabi ko, pagkasuot niya, sabi ko, hubarin mo na. Sabi niya, hindi mo pa nasusukat. Sabi ko, alam ko na. Tansyado ko na. Kasi siyempre ito nga naman lagi ang harap ko pala. 16 lang. Sa tape measure, yung 16 yung gano'n lang. Pag sa mga laylayan, 16 lang ang pasada mo. Kung ano rin ang gusto mo, okay lang yun. Ikaw naman masusunod kasi kung marunong ka naman na yun, kahit ano gusto mong gawin, gusto mo lang yan ang pasada mo, okay lang. Kung mapapansin nyo guys, lahat ng mga sinusuot ko, sarili kong balik. Sarili kong style. Bumibili lang ako. Talaga talaga ko. Tinahi ko lang ganito. Inanahan ko lang. Parang sumutong sa Bisaya. Hug-hug. Mahilig ako na. Kasi nung nag-aaral pa ako, pagka ang maluwag yung ano ko, yung panty, yung short ko, ang ginagawa ng nanay ko, tinatalian lang. Kaya nasanay na ako ng ganun. Okay? Ito guys yung dilaw, mga paborito ko talaga. Kung napapansin niyo minsan yung kahit bra ko, kulay dilaw. Minsan iniisip nga ng mga manners dito, hindi na yata nagpapalit si ate. Kasi favorite ko ang kulay. Puro dilaw ang bra ko. Ito lang yata, may bra ba ako? Hindi yata ako ng bra. Okay? Na gaganunin mo tong taas. Yung taas, medyo itataas mo ng ganun. Ganun na. Para medyo ganun. Para pabalik. Para nalalak. Lalak mo siya. Okay. Guys, papakita ko sa inyo kung paano ang paano naman ang magtapos nang walang hindi ako gumagamit ng tape measure guys. Sabi nga ng mga ano dito eh. Ibang klase ka ate, ba't hindi ka gumagamit ng tape measure? Yung ano nga yung kasama ko nga dito. Pag nakita ko yung suot niya, ang pababawa siya. Tinitingnan ko lang siya, sabi ko ba rin mo na nakupat ko. Napasadaan ko na ng 16 inches. Yung 16 inches guys, napakaliit. Kasi magpasadaan 3, 4, 16, 1 half. Okay. Tingnan nyo guys, ang ganda na. Ganda. Nalupian ko na.
Nilagyan ko pa ng design na. No. May slit. May slit sa tagiliran. Kaya ang ganda niya atin yan, guys. Ganda ng pagkakatay ko. Kung yung gusto magpatahi, i-ano lang ako. I-message ako down. Down na... teka muna, guys. Ipakikiusap ko sa inyo lahat ng video ko. Subscribe nyo. Marami kayo matututunan. Maraming chismis. Chismis para sa akin lang. Hindi ako... Ako ang taong di nakikalam sa buhay ng iba. Tinichismis ko yung sarili ko. Kasi open book ako. Hindi ako malihim sa sarili ko. Okay? Yung gustong mapanood yung video ko, just click subscribe. Makikita nyo yung red button. Yung red na subscribe. I-touch nyo yun. Tapos i-touch nyo rin yung bell para i-update ko sa mga i-upload kong video. Ito ang ganda. Lagyan ko siya ng parang pinaka-design. Yung blouse. Maganda pa, guys. Okay. Teka, ang ganda ng flower burst ko, guys. Yung mga taga-Saudi na intindihan, ito yung mga nagtatrabaho sa Saudi, yung mga sa Kuwait, alam nila kung ano to. Ang tawag dito, jarjir. Kinakain to. Dati kinakain ko to kasama ang kanin. Masarap sa kanin, white rice, kakainin mo kasama yung pinirito mo. Masarap yan. Maganda raw sa bituka, nakakalinis ng tiyan. Parang yung kumbaga sa atin yung kumakain pa ng mga Pilipino, mga gano'n. Uso kasi sa mga Arabic yung kumakain sila ng dahon-dahon. Kasi papalinis ng tiyan, parang nagwawal sa loob ng bituka. Kaya lang guys, masama ang lasa niya, parang mabaw sa bibig. Okay lang yun kasi wala naman sa akin humahalik rito. Okay lang yun. Okay guys, may natutunan na kayo sa akin ngayon kung paano manahi, kung paano nakita nyo yung makina ko. Yan yung habit ko everyday. Minsan pag ano naman, kakanta-kanta naman. Sa susunod kong video guys, ipapakita ko naman kung paano ako magtapas ng tape. Tape measure. Yun ang talent ko. Magtatabas ako ng tela, walang tape measure. Titingnan lang kita, alam ko na sukat na. Okay guys, bye-bye. See you next time. See you my next video. All my friends all over the world, all over the UAE. Dyan sa Pilipinas, yung mga family ko. See you soon. Malapit na ako. Banding-banding time. At sa lahat ng mga friends ko, please well, subscribe again my channel. Let's know ko. Okay guys, bye-bye. Bye-bye. Love you all. Bye-bye.